So kung mabuti ang Diyos, palakpakan nga natin ang Diyos. Yan. So before we start, kasi dalawa lang po yung papatotoo, so please bear with me. 30 minutes to 35 minutes will do. So ito yung first slide natin. So lahat po tayo basahin ha. So kini-consider ko po kapag nagsasalita ako dito sa harap na mag-teach. Kasi sabi ng iba, preach. Kaya kapag sinabi kong preach, hindi naman ako pastor, hindi naman ako bishop. Teacher po ako na eh. So teach muna. Okay? So, unconventional po kasi ang ginagawa ko lagi. Kasi dito, sa first slide natin, kung mapapansin natin, sa John 16:33, lahat po tayo basahin. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. But in the world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Okay? So ang title po natin ay Living Life and Learning. Okay? So, sa ating buhay, magmula pagkabata hanggang ngayon, natututo pa rin tayo. Amen. Diba? Every day natututo ka. Sa bata, sa nakakatanda, sa mga kaaway mo, sa mga mahal mo sa buhay. Natututo ka. Amen. So, kung mapapansin natin mga kapatid, doon sa binasa natin, meron kang peace. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi mo maiiwasan ang tribulation. Okay? Kasi kapag walang tribulation, parang boring yung buhay mo dito sa mundo. Walang learning. Okay? So dito, mamaya natin i-expound yan. Punta muna tayo sa second slide. Yan. Tignan po natin ito. Kasi natouch ako nung binabasa ko ito. The capacity to learn is a gift. Gift mo yan kung matalino ka. Okay? At gift mo yan kung mabilis kang mag-pick up. The ability to learn is a skill. But the willingness to learn is a choice. Choice mo yan, kapatid. Kung gusto mong matuto or hindi. Yun din ang sasabihin ko ngayon. Choice nyo ngayon ito kung gusto nyong matuto or hindi. Kasi ako, before ako pumunta dito, Wednesday pa lang, tinuturoan ako ng Diyos. Anong tinuturo sa akin ng Diyos? Tumayo ka sa harap. Kahit anong mangyari. Alam niyo mga kapatid, patotoo ko rin. Wednesday, parang ang daming event na dumarating sa aking buhay. Kung hindi man yan sakit, nag-aaya. Kasi sabi nung kaklase ko na galing Rizal, na best friend ko rin, yung mga teachers din. Sabi nila, tara, Bulinaw tayo. Punta tayong Enchanted Cave, Patar Beach, Bulinaw Falls. 3 days tayo doon. From Friday, Saturday, and Sunday. Diba? Mahirap tanggihan. Another, sabi ni principal, maging coordinator ka dito sa science program. Okay? So, mag-chat-chat sa'yo si De La Salle, tapos ikaw ang maging coordinator dito. So, busy na naman. Kung paano ko gagawa ng pangaral ko dito? Friday, mga kapatid, sabi ng mga co-teacher ko, Brother Rizal, hindi pala brother, Sir Rizal. Sir Rizal, di, kailangan ka namin dito kasi nire-request ng parents yung guidance counselor na i-counsel yung bata kasi pinagmumura yung anak niya. Sabi ko, anim na kayo dyan, hindi nyo pa kaya. Sa isip ko lang, pero ni-request ng magulang eh. Sabi ko, sige, ako. Kunwari, hindi ako takot. Kasi syempre, dapat hindi may palatang takot ka, di ba? Gamitin mo na yung bike. O di, nagbabike ako. Sabi ko, Lord, talaga, tulungan mo ako, Lord. Kasi matapang daw yung parents eh. Kasi nung nakita ko yung chat, ginawan ko ng report, talagang hindi maganda yung sinabi. Pero mga kapatid, before ko i-judge yung bata, tinignan ko muna yung root kung bakit siya ganun. Ang root pala, binaril yung tatay ng bata. Kaya ganun yung ugali nun. So, ibig sabihin, natututo ka na hindi muna mangusga. Kasi may root talaga yan kung bakit siya ganun. Okay? Bakit binubuli yung bata? Kasi dati nabuli rin siya. Bakit ka ganyan yung ugali mo? Kasi may pinanggagalingan yan. So, ibig sabihin, kapag may nangaaway sa'yo, imbis na balikan mo, alamin mo kung bakit ganun. Okay? Kasi may root yun. So, the capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, and the willingness to learn is a choice. Choice nyo yan, kapatid. Kung ano yung gusto nyo gawin ngayon. Makinig? Or hindi? So, dito sa next slide, Kawikaan chapter 4, verse 5, salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran ang pangunawa at karunungan sikaping magamtan. Bakit ganito, mga kapatid? Tignan natin. Salita ko'y huwag mong lilimutin at tatalikuran.
So, ibig sabihin, may alam ka ng salita ng Diyos. Kasi sabi dyan, huwag mong lilimutin. May alam ka o tatalikuran. Minsan kasi sa ating buhay, alam na natin yung salita ng Diyos. Pero may mga circumstances sa ating buhay na talagang nakakalimutan din natin minsan. Okay? O tatalikuran. Worst kasi, kapag alam mong magaling ka na, di ba? Or may dumating na pagsubok sa iyong buhay, tinatalikuran mo ang Diyos. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Hindi po yan madali. Ang pangunawa at karunungan. Sikaping makamtan. Sabi niya, sikaping karunungan. Brother Rizal, paano ko ba mauunawaan? At paano ko ba malalaman ang karunungan? Attend ka ng fasting. Attend ka ng GPS. Di ba? Kung manood ka ng GPS, makinig ka ng mga salita ng Diyos. Doon mo malalaman yung mga karunungan. Sikaping makamtan. Alam niyo po, hindi po biro na malaman ang salita ng Diyos. Kahit ako, aminado ako sa aking sarili na konti lang yung alam ko. Di ba? Sino dito yung magaling? Di ba? Pero tumayo ako dito sa harap not to impress you. Di ba? Hindi naman ako tumayo dito sa harap para ma-impress sa tao. Tumayo ako dito sa harap kasi ginawa ko ito para sa Diyos. Kung mahina ang tuhod mo na tumayo dito sa harap kasi iniisip mo ang iisipin ng iba, mag-isip ka na. Pero kung gagawin mo ito dahil para sa Diyos at hindi para sa tao, makakatayo ka dito sa harap. Yun po ang sekreto nun. Amen. Yun po yung isa sa karunungan na nalalaman ko. Sikaping makamtam. Hindi mo yan makakamtam, mga kapatid, ng isang gabi, isang linggo, isang buwan. Process po yan. Habang nabubuhay ka, may nalalaman ka. Diba? Napapansin nyo, napupunan nyo. Dito sa next slide, makikita natin. Mahirap talagang makamtam ng karunungan. Alam mo yung mga batas na ito. Alam natin. First, do not commit adultery. Sige, kunin natin sa mag-asawa. Brother Rizal, wala ka pa ng mag-asawa. Di ba? Alam nyo kasi mga kapatid, it is wise to learn from your experience, but it is wiser to learn from others' experience. Sabi ko nga sa school, madalas kong nakikita yung mga batang magulo, pasaway. Kahit dun sa Labrador, magulo, pasaway. Bakit sila kaya ganun? Alam nyo mga kapatid, kung i-assess mo sila, galing sila sa broken family. Mostly sa mga batang makulit, magulo, galing sa broken family. Nangaliwa si tatay, umalis si nanay, do not commit adultery. Diba? Ano pa? Do not commit adultery, kabataan, exempted ba? Siyempre naman hindi. Tumingin ka ng malaswa, mag-isip ka ng malaswa sa babae na may pagnanasa sa iyong puso, nagko-commit ka na ng adultery. Mahirap iwasan yan. Kahit na may asawa, di ba? Nagko-commit yan. Kasi sa panahon ngayon, free. Liberal ang tao. Anong isuot mo? May isuot mo. Di ba? Makikita mo yung variety ng color. Okay? So, mga kapatid, sabi dyan, alam na natin ito, pero pinalaalahanan tayo ng Diyos na huwag gawin. Next, do not idolize the things of the world. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Diyos. Kayamanan o ang Diyos. Yung isa, paglilingkuran mo, yung isa, hahamakin mo. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Pero Brother Rizal, masama bang yumaman? Sabi nga ni Bishop, hindi. Diba? Hindi masamang yumaman as long as hindi ka nakafocus dun sa yaman mo. Nung nagkikinig nga ako ng patotoo ni Sister Gladys last time, burden nung client niya, yung security niya, yung peace of mind. Pero burden din nung mahirap yung kanyang kahirapan. So lahat tayo nagkakaroon ng pagsubok. Lahat tayo nagkakaroon ng learning. Okay? So dito, a Christian is to focus on the higher purpose of life. That is eternal life. Kung ang focus mo kapatid dito sa pagpunta dito sa church ay para gumainhawa ang buhay mo at hindi para makapunta sa langit, mag-isip ka. Kasi ang purpose natin lahat dito ay hindi gumainhawa ang buhay natin dito kasi in this world, may tribulation talaga. Pero ang goal mo is makapunta sa langit, kaya ka nandito, di ba? May tamang purpose ka kapatid. Okay?
So, keep the Sabbath day holy. Many Christians attend weekly. Sabi ko nga, bakit kapag linggo ang daming event? Bakit kapag linggo ang daming nag-i-invite sa akin? Di ba? Pumunta tayong ganito. Di ba? Pumunta tayong birthday. Pero, di ba? Maraming event kapag linggo. Pero, many Christians attend to church weekly as well, showing devotion during the week. Showing devotion. Alam niyo mga kapatid, many are convicted. Hindi lang dito. Sa ibang church, maraming nakukumbik na Christian. Pero ang tanong, nag-repent ba? Naiyak siya, di ba? Siya ay talagang na-feel niya yung presence ng ating Panginoon. Pero most Christians, nakikita ko rin sa labas, hindi nagre-repent. Christians in mouth, pero sa ugali wala. Di ba? Kaya sabi ng ating Panginoon, kung pupunta ka sa church, maganda. Pero make sure na kung na-convict ka, mag-repent ka. Madali bang sabihin yon? Siyempre, mahirap gawin yun. Ang dami nating mga pagkakamali at pagkakasala. Sabi nga ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay double-edged sword. Di ba? Yung magkabila ang talim. Bago tumama sa inyo, kung ginagawa ng nagsasalita, matatamaan din siya. Kaya nga, kapag natututo kayo, mas natututo ako. Kasi before ko sabihin sa inyo, matatamaan pa dito. Okay? So next po. Yan. Get baptized, Jesus Christ taught that this is an essential ordinance. So before we proceed, tignan mo muna yung katabi mo. Inaantok na ba yan? Yan. Sabihin mo, sis, maganda ka. Yan. Okay. Sa mga lalaki, bro, ang gwapo mo. Okay. So mga kapatid, ito yung next. Get baptized. Jesus Christ taught that this is an essential ordinance. Alam natin na lahat ng Christians dapat mabaptize. Pero bakit kapag may inimbita ka, pagdating dito sa church, nakinig. Ang ganda ng pangalan ni Bishop. Pero pagdating sa baptism, parang, bakit parang ilag ka na sabihin? Di ba? Bakit ko nasasabi yun? Kasi nung una ko pa rin dito, ilag din akong sabihin. Di ba na, bro, papaptize ka na. Di ba? Kasi nawawala, kapag lalaki ka, nawawala yung coolness mo eh. Di ba? Dapat cool ka, di ba? Cool. Pero kapag kasi sinabi yung papaptize, di ba parang nag-aalanganin sila. Mag-iiba ang tingin nila sa'yo eh. Di ba? Pastor ka na ba? Ganyan. So sabi niya, get baptized. So pinapaalala ng Diyos sa atin na maliligtas lang isang tao kapag siya ay nabaptize. Bakit? Kasi kapag nag-repent yan, marireceive niya yung Holy Spirit. Okay? Kapag ang Holy Spirit ng Lord at nag-dwell sa'yo, kahit anumang problema ng buhay mo, matututo ka. Amen. Diba? Next, have faith in God sufficient that lead us to repent when we fall short. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung pinaka-asset ng isang mananampalataya, isa yon, faith. Asset mo yan. Panghawakan mo yan. I-build mo yan. I-build up mo yan. Kasi nga, repentance is means, kapag sinabing repentance, pagsisisi. Sino dito yung hindi nakagagawa ng pagkakasala? Sino dito yung after na-baptize, hindi nakagawa ng pagkakasala? Wala. Kasi lahat tayo, sabi nga ng ating Panginoon, fall short tayo. Diba? Lahat tayo nagagawa ng pagkakasala. Bakit narinig, bakit nasabi dyan yung word na faith? Kasi alam mo mga kapatid, kapag patuloy kang gumagawa ng masama, pansinin mo ha, kapag patuloy kang gumagawa ng masama, merong boses na magsasabi sa isip mo na hindi ka karapat-dapat. Kasi pupunta kang Sunday service, pero lagi ka naman gumagawa ng masama. Hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Christian ka ba? Sasabihin niya ng kaaway sa isip mo. Pero, ang sabi ng Diyos, sabi niyo, have faith in God sufficient to lead us. To lead us to repent when we fall short. Manampalataya ka. Kaya sabi ni Bishop lagi, tuloy ka lang. Kasi kung huminto ka, mga kapatid, tuwang-tuwa ang kaaway sa'yo. Kasi isipin mo, lahat tayo nagkakamali. At lahat tayo nagkakasala. Pero huwag kang titigil doon. Kasi nga, kapag tumigil ka doon, wala nang learning. Kasi sabi nga nila, we learn from our mistakes. Diba? Kung hindi ka nagkakamali, kakaiba ka. Diba? Lahat naman tayo, kahit yung pinakamatalino, nagkakamali. Diba? Next. Kawikaan chapter 10, verse... Yan.
Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama. Ngunit ang mabuting asal ay kasiyahan ng may unawa. Tanungin ko kayo mga kapatid, talaga bang ang makasalanan ay masaya sa paggawa niyang masama? Talaga bang tunay na kasiyahan yung kanyang nadarama kapag gumagawa siya ng masama? Okay, or 23. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan sa masama. Tunay bang kasiyahan yun, yung kanyang nadarama? Alam niyo kasi mga kapatid, kung tatanungin niyo yung mga doktor, ang kasiyahan ng masama, for example, nagko-cocaine sila, umiinom sila ng alcohol, cause lang yun ng mga hormones, serotonin, dopamine, di ba? Pero wag natin pag-uusapan yun. Ang tanong ko dito, talaga bang masaya ang masama kapag gumagawa? Talaga bang tunay na kasiyahan ang darama ng masama kapag siya ay gumagawa ng kasamaan? Ang tanong ay, ang sagot is hindi. Pansamantalang kaligayahan lang yun. Pero mga kapatid, sabi dito, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Mabuting asal. At hindi mo makakamtam ang mabuting asal na yan kung wala ka sa Diyos. Hindi mo makakamtam ang mabuting asal na yan kung wala kang, ano, yung foundation na tinatawag. Mabuting asal, tinuturo na yan sa bata eh. Naturo ba sa atin yon dati? Siyempre naman. Kasi wala namang magulang magtuturo ng masama sa anak eh. Ano ba yung magpapamabuting asal ng isang anak? Diba, huwag na tayong lumayo sa Ten Commandments na lang. Kapag yan ang tinuro mo sa bata, sisiguraduhin ko, titiyakin ko mga kapatid, mabuting asal yan. Ten Commandments lang. Masyadong madami, Brother Rizal. Kaya nga sinamap ng Diyos sa dalawa eh. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Pero kung gusto mong specific, punta kang Ten Commandments. Mahalin mo yung magulang. Diba? Yun ang pangakong may yun na ang utos na may kalakip na pangako. Gaganda ang asal ng anak mo. Kasi susundin niya lahat ng payo ng magulang eh. Wala namang magulang magpapayo ng masama. Okay. Kasiyahan ng may unawa. Dito po sa next slide. Ayan. Ito yung pinakagusto ko. More Jesus, less drama. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi ka Christian, at yung Diyos sa iyong buhay ay very little. Less yung drama sa buhay mo talagang matindi. Kasi sensitive ka eh. Masabihan ka lang ng konti, iiyak. Diba? Maprovoke ka lang ng konti, iiyak. Alam niyo po kung saan nagsisimula ang drama? Diba? Kasi walang Jesus sa puso. So more Jesus, less drama. Next, more Jesus, less selfishness. Kasi kapag Christian ka kasi, bigyan ko kayo ng example. Kapag hindi ka Christian, mahirapan kang magbigay. Pero kapag Christian ka na, yan, hindi ka na selfish. Alam niyo mga kapatid, mahirap magbigay. Mas lalo kapag sasabihin ni nanay mo, ubos na yung gasol. Wala nang bigas. Talagang kapag yung magkakapatid, may trabaho lahat yan, mag-uumpisa na yung drama ng... Diba? Wala akong pera eh. Diba? Ganyan talaga eh. Pero kapag ikaw ay Christian, magbo-volunteer ka na. Diba? Sana all. Diba? More Jesus, less selfishness. Another, more Jesus, less complaining. Bakit ako na naman? Parehas naman kami ng sahod. Bakit ako lagi ang inuutusan? Diba? Bakit laging ako? Sa bahay, sa mga bata, bakit ako yung nagluluto? Nagligpit na nga ako eh. Kasi nga, kapag hindi ka Christian, complain ka ng complain. Kapag dito, ikaw ang inutusan dito, magko-complain ka talaga. Bakit? Kasi nga mahirap eh. Sabi nga nila, it takes guts para tumayo ka dito sa harap. Diba? Alam natin lahat yan. Amen. Amen. Yung patuto nga, mahirap, diba? Pero alam niyo mga kapatid, kapag nandyan ang Diyos, magtiwala lang tayo sa Kanya. Sabi nga sa Kawikaan 3 verse 5, kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Okay? More Jesus, less bitterness. Ang bitterness po, hindi lang nagmamanifest sa puso, ha? Sa isip. Nagmamanifest din yan sa mukha. Kaya kapag bitter ka, kita agad sa mukha mo. Di ba? O, kaya huwag tayong bitter. Yan, alam niyo po ba na ang hindi pag-smile ay, di ba? Ang hindi pag-smile ay maraming cells na namamatay, Sister Jo, di ba? Pero kapag laki ka daw naka-smile, yan, matagal ka daw tumanda. So patingin nga ng mga smile ninyo,
Yeah. Okay, parang pilit ah. Okay. So more Jesus, less gossip. Bakit ganun mga kapatid na? Kapag ang pag-uusapan ay study sa mga estudyante, nakakantok. Kapag ang pag-uusapan ay salita ng Diyos, gaya ng dito, nakakantok. Pero bakit kapag chismis, kahit buong araw pa yan, wala, kahit walang preno, walang kainan, diretso ang kapitbahay mo. Diba? Diretso rin tayo. Bakit? Kasi nga, interesado tayo na pag-usapan ng iba. Pero ayaw natin pag-usapan yung sa atin. Pero kapag more Jesus ka, iiwasan mo na yung gossip. Kasi paninirang puri yun. Diba? Alam mo ba, si ganito, buntis na, busog lang pala, diba? Yung babae, pumasok lang sa loob, akala nila, nagbawas, pero umihi lang pala. Alam natin mga kapatid, yung mga gossip na yan, half-truth yan eh. Minsan talaga, kasi araw-araw sa ating buhay, mayroong gossip. Halos almost all the information, hindi totoo. Kaya nga nauso nga yung fake news. Okay? So more Jesus, less, ito na yung matindi. Pride. Sabi ng teacher namin sa chemistry dati, ang pride, hindi yan sinasabuhay. Pinanglalaba. Okay? So yung pride, hindi sinasabuhay, pinanglalaba. Alam niyo mo mga kapatid, yung pride na yan, yan yung pumipigil sa mga magkakapatid na magkabati. Yung pride na yan, yung pumipigil sa mag-asawa na mag-usap. Yung pride na yan, yan yung pumipigil sa mga tao na magkaisa. Kasi hindi mo ibababa ang pride mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Diba? Kasi mas lalo kapag lalaki ka, alam mong tama ka, diba? Hindi mo ibababa yan. Kasi lalaki ka eh. Pero sabi ng Diyos, diba, mahalin mo pa rin ng iyong asawa. Pero yung mga asawang babae naman, magpasakot naman sa mga lalaki. So more Jesus, less anger. Naranasan nyo na ba na gutom na kayo? Tapos pagkaangat mo ng kaldero, walang laman yung kanin. Naiinis ka, di ba? Naranasan mo na ba na yung talagang naiinis ka na sa isang tao? Lagi kang kasi alam nyo mga kapatid, sa panahon ngayon, madaling magalit ang tao. Konting pagkakamali, galit. Konting pagkakamali, galit. Kasi stress eh. Stress ang tao ngayon. Pero mga kapatid, kapag may Diyos ka sa buhay, yung anger, nawawala. Diba? Nawawala. Lalo na sa mag-asawa, kapag kulang yung binigay ng mister, away yan. Diba, Sister Jo? The greatest gift that a husband can give to his wife is salary. Diba? Totoo yun. Kasi kapag kulang yung salary, away yan. Pero kapag more Jesus, merong unawa dyan. So more Jesus, bakit maliit ito? Kasi isa ito sa pinakamahirap tanggalin, yung sarili mo. May ambisyon ka, mataas ang pinag-aralan mo. Diba? Mataas ang pride mo, mataas lahat. Kung wala ang Diyos, hindi mo may susuko ang sarili mo. Diba? Kung wala ang Diyos, mahihirapan ka. Okay? So yung tunay na kasiyahan mga kapatid, hindi mo makakamdam sa buhay mo. Kahit masarap ang pagkain mo, kahit nasa iyo na lahat, kung wala ang Diyos, less ka sa lahat ng bagay. Amen. Amen. So palakpakan natin ang Diyos ng buhay. So dito sa next slide, basahin po natin lahat, the expert in anything once a beginner. So wala pong biglang ang talino ah. Wala pong ang biglang expert. Lahat po yan nagsimula sa wala. A journey for 1,000 miles begins in a single step. Nabasa ko lang po yun nung last time. Okay, ginamit ko lang. Kasi maganda eh, maganda yung tunog. So an expert in anything was once a beginner. So wala pong bishop, wala pong pastor, at wala pong teacher na tumatayo sa iyong harapan na magaling agad. Nagsimula rin po sila sa umpisa. So kung hindi mo sisimulan, walang mangyayari. Diba? Hindi natin alam ang resulta ng mga bagay. We do not know what result come from our action. But if you do nothing, there will be no result.
Amen. Walang mangyayari kung hindi mo sisimulan. Lahat po tayong lahat ay nagsimula sa lahat po tayo ay nagsimula sa pagiging beginner. Okay? So tingnan natin po yung slide. Sa mga Kawikaan chapter 1 verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang mga aral at mga saway. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Paano mo ba igagalang? At paano ka ba susunod kay Yahweh? Paano ba makakamtam ang karunungan? Madali bang igalang at sundin ng Diyos? The answer is no. Mahihirapan ka kung wala ang presensya ng Diyos. Ano ba yung dapat mong gawin? Para yung... Excuse me. Ano ba yung dapat mong gawin para igalang at sundin ng Diyos? First, sabi nga nila lagi, before ako pumunta dito, sa church na ito, pinipreach na nung dating pastor namin na you must repent. You must repent. Kasi kung hindi mo naman pagsisisihan yung ginawa mong masama dati, pagsisihan, hindi ibig sabihin, kasi minsan kapag nagagawa tayo ng masama, nagawa mo ulit, nawawalan ka na ng pag-asa. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa mo, kapatid. Sabi niya dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, paano mo ba mangyayari yan? Holy Spirit. Okay? Alam niyo mga kapatid, hindi mo matutuloy yung paggalang at pagsunod kay Yahweh kung walang Holy Spirit ang Diyos. Mahihirapan ka. Diba? Sabihin mo sa iyong sarili, diba? Na, bakit lagi akong nahihirapan sa pagsunod sa Diyos? Maybe you're lacking something. That is the Holy Spirit of God. Kasi kung hindi mo talaga iti-desire ang Holy Spirit ng Diyos, hindi mo masisik yung karunungan. Bakit yung iba ang bilis nilang mag-catch up ng salita ng Diyos? Bakit yung iba talagang nasasabi nila yung salita ng Diyos na totoo kahit sila'y nasasaktan? Kasi ginagawa nila yon hindi para sa kanila, kundi para sa Diyos. Kasi kung may Holy Spirit ka ng Diyos at guided ka ng Holy Spirit ng Diyos, magagawa mo yun nang walang takot. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng teaching ko, ngayon lang ako kinabahan. Hindi dahil hindi ko alam ang ituturo ko, kundi dahil sa topic. Kasi learning. Alam niyo mga kapatid, nung mga past weeks, tinuturuan ako ng Diyos sa paano magtiis. Diba? Daming mga problema, daming stress. Pero nung malapit-lapit na, dami namang nang didistract. Kagabi pa nga, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Sa talambuhay ko, alam ko mag-BP, pero ngayon ko lang binipi ang sarili ko. Kasi nga nahihilo ako at hindi ko alam kung bakit. Okay? So bago ka tumayo dito sa harapan, make sure na talagang hindi ka mananangan sariling karunungan mo. Kasi kung ako, talagang isi-search ko talaga yan. Talagang hahanap ako ng different resources, different authors. Pero sabi ko kanina, bro, ngayon lang ako kinabahan. Bakit? Kasi kahit anong review ko, hindi pumapasok sa isip ko, bahala na ang Diyos. At hopefully mga kapatid, dito sa paggalang at pagsunod kay Yahweh, isa lang gustong sabihin niya, seek for the Holy Spirit of the God. Kasi kung isi-seek mo yan, malalaman mo ang salita ng Diyos. Maiintindihan mo ang salita ng Diyos. Kasi kung malalaman mo lang at hindi mo maiintindihan, hindi mo yan maisasagaw. Okay? Ngunit walang halaga sa mga mangmangang aral at mga saway. Kung para sa iyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay walang halaga, paalagaan po natin. Diba? Kasi once in our life, kasi parang wala lang ang salita ng Diyos. May nahanap nga sila Sister Joy na Bible doon sa library. Diba? Nilagay nila doon sa harapan ng table ko. Dito na to kasi amag na doon eh. Parang masisira na doon. Kasi walang halaga sa kanila ang Bible. Diba? Anong mahalaga yung mga books na talagang pang-eskwelahan? Pero alam niyo mga kapatid, yung Bible na yan, kaya niya magbago ng buhay. Try niyo magbuklat ng Bible. Pagdating ng bahay, yung unang buklat mo para sa iyo yun. Diba? So, pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Next, mga Kawikaan chapter 3 verse 5, sabi ko nga, kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Papasok dito yung salitang pride.
Hindi, ayaw mo lang makinig kapag may knowledge ka na sa iba na may mas lower sa'yo. Okay? For example, isa kang principal, ayaw mo lang makinig sa iba. Kasi sa tingin mo, ikaw na. Pero hindi ko nilalahat, asapo lang po yun. Hindi ko nilalahat. Pero alam niyo mga kapatid, kapag tinuturuan ka ng Diyos, mostly sa mga anak, na for example, sa isang pamilya, isa lang ang nakapagtapos, yung mga panganay na is hindi nakapagtapos, mostly, hindi nakikinig yung nakapagtapos eh, kasi ang alam niya, ang atse eh. Pero alam niyo mga kapatid, kapag Christian ka, hindi mo yun gagawin eh. Kasi kahit hindi nakapagtapos yung panganay mo, the experience, kapatid, hindi yun matatawaran. Yung experience nila, makinggan mo. Kasi iba yung pinag-aralan sa secular, iba yung pinag-aralan sa mundong ito. Iba. Amen. So kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. Buong puso at lubusan. Every day, kung hindi mo na kaya yung problema mo, magtiwala ka na lang sa Diyos. Meron nga isang teacher sinabi sa akin, diba? Sabi niya, mahina talaga ang utak ko. Ilang beses na ako nag-take ng board, hindi talaga ako makapasa-pasa. Baka sarili mo lang yung inaasahan mo. Try mo kayang i-rely ang yung talagang result ng exam sa Diyos. Mag-review ka, pero manalangin ka din. Amen. So dito sa next slide. Yan. So tingin tayo ng mga ibang examples naman. Kasi puro tayo seryoso eh. Tingin tayo ng ibang examples. Kilala niyo ba si Thomas Andrews? Siya yung lumikha ng ano yung pinakasikat na barko? Titanic. Sabi niya sa interview, sabi nung isang reporter, gaano pa kaligtas yung barko na ginawa mo? Sabi niya, kahit bagyo, hindi yan kayang patumbahin. Ito pa yung malupit. Even God himself couldn't sink this ship. Yabang yan, no? Sabi niya, yung talagang yung karunungan niya, even God. Pero ano na pong nangyari? Noong 1912, kung hindi po ako nagkakamali, 1912 lumayag ang Titanic papuntang New York. Diba? Bumangga sa iceberg, lumubog. Ano yung lesson nun? Huwag mong hamunin ng Diyos. At huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo. Baka madapa ka. Diba? Kaya, buong puso kang magtiwala sa Diyos. Next slide. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Passion. Parang faith lang yan eh. You make your faith, di ba, keep burning in you. Kasi kung yung faith mo is nawala, yung buhay mo mga kapatid, yung pananampalataya mo sa Diyos at nawala, nako, may problema ka sa Christian. Kasi yun lang yung pinangahawakan mo, yung passion mo para matuto ng Word of God. Ilan lang may gustong matuto ng Word of God eh. Sige nga, sino yung nagpapasa araw-araw ng Word of God? Diba? Bababa ko pa rin kasi minsan nakakaligtaan ko rin eh. Diba? Lahat tayo minsan talagang nakakaligtaan natin because we are busy. Busy tayo sa pang-araw-araw na buhay, especially teachers, diba ma'am? Nahihirapan yung teachers na mag-accommodate ng napakaraming estudyante. At tayo rin, halos lahat tayo busy actually. Pero yung ma-develop mo yung passion, sabi nga dyan, if you do, you will never cease to grow. Mag-grow ka. At mag-grow ka as a person, mag-grow ka as a Christian. Amen. Dito sa next slide. Eto na. Meron lang akong apat po na nilagay dyan na learning. Learning from your mistakes. Sikat na sikat, pinakagasgas. Learning from your mistake, pero very effective. Okay? If you don't learn from your mistakes, tignan natin. Sometimes our mistakes will lead to tears, lead to pain, and lead to consequence. I-emphasize ko dyan si consequence. Alam mo mga kapatid, mabuti ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. At ang grace ng Diyos ay sagana. Pero huwag mong lulukohin ang Diyos, sabi nila. Ginawa mo ngayon, ginawa mo last time, ginawa mo ulit, ginawa mo ulit, ginawa mo ulit, ginawa mo ulit. Naniniwala po kasi ako sa law of retribution. Okay? Di ba sa ML may retribution?
Di ba? Para hindi ka magawa ng buff. Pero yung law of retribution according to Exodus, eye for an eye. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Lahat ng ginagawa mo masama, naniniwala ako na mayroong consequence yan. Maybe, yun ay paraan ng Diyos para matuto ka. Kasi may consequence lagi kapag ginagawa mo yan eh. Mistakes makes us stronger because they are learning experience. That's true. And, ito yung malupit. If you don't learn your lesson, your situation is going to occur again. Diba kapag sa board exam, hindi ka nakapasa? Ulitin mo. Di ulit? Ulitin mo ulit. Ulitin mo nang ulitin mo hanggat hindi ka nakakapasa sa pagsubok na yun. Diba? Ano ba yung three common pagsubok? The three G's? The girls? The gold? And yung glory. Kung nakapasa ka sa gold, okay. Kung nakapasa ka sa girls, okay. Pero yung glory, mahirapan ka dun. Kasi kapag alam mong umaangat ka, alam mong magaling ka, at kung maraming praises na dumarating sa'yo, talagang baka makalimutan mo kung nasaan ka na. Baka hindi na dumadapo yung paa mo sa lupa. Sabi ng Diyos, matuto ka sa mga sitwasyon. Okay? If you don't learn from your lesson, your situation is going to occur again. Huwag na, di ba? Masakit na eh. So huwag na dapat maulit. Next time, next slide po. Kawikaan chapter 26 verse 11 to 12. Ang taong nananatili sa kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Binabalikan nito. Okay? So, mahirap. Parang yan po yung explanation nung kanina. Pero alam niyo mga kapatid, may instances talaga sa ating buhay na hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo. Diba? Hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo na, ay, nagawa ko ulit. Ay, nagawa ko ulit yung pagkakasalang ginawa ko. Diba? Alam niyo kasi mga kapatid, nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa taong ganito. Huwag sanang umabot sa ating punto na alam na natin lahat. Ganun yan. Kasi may mga kilala akong Christian, bakit ayaw mo nang umattend ng church? Ay, alam ko na yan. Pare-parehas lang din naman yung pinipreach nila dyan eh. Alam ko na yan. Diba, ilang taon din ako dyan, so alam ko na lang yan lahat. So kung alam mong ikaw ang, sa tingin mo na eh, kasi alam mo na eh, so ibig sabihin, ikaw na yung pinakamatalino. Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa'yo. Kasi wala ka ng learning. Hindi ka na mag-grow. Okay? So kahit alam mo yan lahat, kung hindi mo yan na isasagawa, iba. Diba? Mahirapan ka. So, next slide. Learning from others. Pay attention when your parents, siblings, family members, and friends are sharing their faults. Mas maigi na hindi na mangyari sa'yo ang nangyari daw sa kanila. Okay, di ba? Kasi nangyari na sa kanila eh. Shinare nila sa'yo eh. Choice mo yan kung makikinig ka or hindi. Kung ayaw mo makinig, go. Kung gusto mong makinig, matalino ka. Di ba? Pay attention with your parents. Alam niyo, sinabihan ako ng nanay ko nung nakaraan. Sabi niya, huwag ka nang pumunta. Kasi may pinag-discussionan kami. Huwag ka nang pumunta. Sabi ko naman, ngayon lang naman. Sabi niya, huwag ka nang pumunta. Makinig ka na sa akin. Kilala ko sila. Diba? Sabi ko, sige. Ganito. Alam niyo mga kapatid, tama yung nanay ko. Diba? Tama talaga sila. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na nakalkula mo na lahat. Experience din pala talaga yung solusyon. Diba yung key doon? So ibig sabihin, makinig ka sa mga parents, sa mga siblings, diba, sa mga kapatid mo, family members, and friends. Pero mag-ingat ka sa friends. Diba? Sabi sa Bible, Ecclesiastico, magtiwala ka sa 1,000, pero hindi makipagbatian ka sa 1,000, pero magtiwala ka lang sa iisang tao. Ang ibig sabihin nun, be careful sa pagsasabihan mo ng mga personal problems mo. Matalino ka eh, kasi Christians ka eh.
So magtiwala ka sa makipagbatian ka sa 1,000, magtiwala ka lang sa isang tao. Sabi ng Ecclesiastico. So dito sa next slide, malapit na po tayo. Mga Kawikaan chapter 12 verse 15. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Shaklabat suduga. Merong mga samahan na ganyan. Kami lang ang tama, kami lang ang maliligtas. Lahat na kayo wala. Huwag mo lang papatulan. Diba? Kasi may mga samahan talaga na gustong-gustong mang-away, no? Kami lang yung tama, kami lang yung maliligtas. So, 'di ba? Maliligtas ka lang kung tatanggapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Alam mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo at ginagawa mo at ginagalang mo siya. Ginagawa mo ang kanyang utos, ginagalang mo ang kanyang utos. Diba? Sino ba ang Diyos natin? Panginoong Hesukristo. Okay? Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Advices. Okay? Kung marunong kang tumanggap ng mga advices, ibig sabihin, may unawa ka. Pero, make sure, yung advices na tinitake mo is, i-assess mo din. Baka yung advice na binibigay sa'yo ay mali. Ganito. Christian ka, di ba? Dapat maging magaling ka. I-assess mo din. I-base mo lahat sa advices ng Lord sa Word of God. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Next slide. Learning and growing. Alam niyo mga kapatid, hindi pwedeng learning lang, walang growing. Hindi pwedeng growing na walang learning. Mag-asawa yan. Diba? Kalakip yan. So learning and growing, tignan natin sis kung ano yan. Sa mga taga-Corinto chapter 13 verse 11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Diba? Nung bata tayo, literally, nung bata tayo talagang kailangan mo ng alalay. Kailangan mo i-comfort ka kapag umiiyak ka. Ilagay natin sa spiritual. Noong bata ka pa sa spiritual, kailangan mo ng alalay. Kailangan mo ng comfort. Kailangan mo talagang i-accommodate ka. Pero sabi dito, ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata. Hindi pwedeng 2 taon, 3 taon, 4 taon ka na sa church, kailangan mo pa rin i-accommodate. Kailangan mo pa rin i-baby. Kasi nga, walang growing kapag ganun. Di ba? Hindi ka mag-grow kapag ganun. Kasi hindi ka minsan talagang kailangan mong ma-provoke something like that. Pero not necessarily, no? Kasi kailangan mo matuto. Diba? Minsan, iko-convict ka rin ng ating Panginoon, matagal ka na dyan, ano ba yung gagawin mo pa? Diba? Yun din ang rason kung bakit ako, siyempre, 1 taon ko, sabi ko dati, 1 taon ko na dito, nakaupo lang ako, anong gagawin ko? Diba? Kaya nung sabi nilang mag-teacher ka, siyempre, langanin ako, sige. Diba? Kasi kung hindi mo tatanggapin yung opportunity na yun, wala. Kung binigay sa'yo ngayon, grab it. Diba? Sabi nga nila, nung mga financial educator, mahirap mag-ipon ng 1,000,000. Pero kung hindi mo sisimulan, wala kang maiipon. Ganon din sa pananampalataya. Diba? May goal ka, kung hindi mo sisimulan, wala. Kaya sabi ng ating Panginoon, nung bata ka pa, talagang kinoconfort ka pa. Pero ngayon, hindi ka na bata. Sabi nga nila, mag-asta ka asaba. Mag-asta ka as adult na. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Alam niyo mga kapatid, maraming explanation pagdating dyan. Marami. Pero ang in-explain ko lang, maybe yung mga talagang tumatak sa akin. So next slide po. Actually, this is the second to the last or the last one. Learning from God's Word. Kapag sinabi mong learning from God's Word, we do get in the Word, we should expect God to teach and speak to us. Naranasan na ba natin yon? Na ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Diba? Kasi, sabi ng iba, wala eh, hindi yan totoo. Pero totoo po yun mga kapatid, na ang Diyos pinsan nangungusap sa atin. Saan nangungusap ang Diyos? Kapag masaya ka ba? O kapag dumaranas ka ng problema?
Alam mo mga kapatid, sabi ko nga kanina, kapag masaya ka, umiintak ka sa tugtog. Pero kapag may problema ka, naiintindihan mo yung lyrics nung kanta. Diba? Doon ka naiintindihan, ganun pala yun. Hindi mo alam, yun pala yung kinakausap ka na ng Diyos sa problema mo. At hindi mo alam, maya-maya napapaiyak ka na. Mostly sa mga lalaki, hindi naman kami umiiyak, diba? Buting sa labas, nawawala yung coolness eh. Pero, pagdating mo sa loob ng church, wala nang cool-cool. Wala na tayong pakialam kung ano yung facial expression ng mukha mo. Kung luhaan ka man o ano. Ba't tumutulo na yung sipon? Wala tayong pakialam. As long as magpuri ka sa Diyos. Amen. Next, spend time in the mind of God. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Spend time in the mind of God and your mind will become like the mind of God. Diba? Sabi nga dyan, maglaan ka ng oras para sa Diyos, para sa salita ng Diyos. Hindi mo alam maya-maya yung katwiran ng Diyos nasasabi mo na sa iba. Nagtataka ka, hindi naman ako nag-aral. Nagtataka ka, hindi naman ako ganun kagaling magsalita. Pero bakit nasasabi ko ang mga ito? Kasi dahil sa Diyos. Sabi nga ni Brother Ricky, sabi ng dating pastor namin, kung gusto mong sumunod ang Diyos sa'yo, may pinapanalangin ka, sumunod ka muna sa Diyos. Diba? Alam nga naman, gusto mong sumunod ang Diyos sa'yo, hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Give and take lang yan. Okay? Pero, most of the time, binibigay ng Diyos kahit hindi mo hingin. Mahal ka niya. Amen. Amen. Okay, so next slide po. Yan. Sa Timoteo chapter 3, verse 16 to 17, kinasiyahan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Marami dyan sinabi ng Diyos. Sabi niya, mapapakinabangan sa pagtuturo. Pagtuturo nino? Ng mga anak? Of course. Diba? Ng mga colleagues? Of course. Pero baka may nakakalimutan ka, kapatid. Sino yung dapat mong turuan na una? Diba? Hindi mo kayang mag-share sa iba na hindi mo na-i-apply sa sarili mo. Tatamaan ka. Diba? Sabi nila, back to you. Kasi babalik yan sa'yo. Kasi mahirap naman magturo. Yung tinuruan mo nagbago, ikaw na nagturo, hindi nagbago. Sakit nun. Diba? Sa pagsaway, yun din, sa pagsaway. Huwag kang uminom, diba? Huwag kang manigarilyo. Kita nila sa'yo eh. Paano mo tuturuan yun? Diba? Huwag kang magsinungaling, huwag kang mangupit, kita nila sa'yo eh. Sabi nga nila, practice what you preach. Diba? Pero sabi ng iba, follow what I say, do not follow what I do. Diba? Sabi ng iba, follow what I say, do not follow what I do. Sundin niyo yung sinasabi ko, wag niyong sundin yung, di ba? So ano yun? Kaya sabi ng ating Panginoon, maging matalino ka. Maging marunong ka. Saan? Sa lahat ng bagay. Okay? Sa pagtutuwid, yan, sa pagtutuwid, mahirap magtuwid. Mahirap. Diba? Sarili kong hindi ko matuwid, sabi mo, diba? Ikaw pa. Sabi, narinig ko yan sa isang pastor dati eh. Pero sabi ng bishop, diba? Huwag mo ipapakita na mahina ka. Siyempre, pastor ka eh. Siyempre, matutuwid mo yan sarili mo, pero kapag may humingi ng tulong, tulungan mo. Sabihin mo yung sa Diyos. Kasi habang tinutulungan mo yung taong yun, pinapangaralan mo yung taong yun, hindi mo alam ikaw, sarili mo pala yung pinapangaralan mo na. Okay? So, huwag tayong madamot sa pagbibigay ng advice. Baka yung advice na binibigay mo sa taong yun para pala sa'yo. Ganito ha, ganito ang gagawin mo ha. Tapos sasabihin mo sarili mo, ganun pala yung gagawin ko. Kasi, babalik yan lahat sa'yo. Retribution nga eh. Pagsasanay ng katwiran. Pagsasanay ng katwiran. Kapag sinabi mo pagsasanay ng katwiran, anong ibig sabihin nun? Di ba? Sinasanay mo yung sarili mo sa katwiran.
Kasi kung nasanay ka sa masama, wala. Pero kapag nasanay ka sa mabuti, ay, Linggo talagang dapat Sunday service. Kahit alam mo na, kahit body clock mo na yun eh, kapag Linggo, Sunday service yun, anong oras na, di ba? Nasasanay ka eh. Pero kapag hindi ka nasanay sa katwiran, ang bata hindi nasanay sa katwiran, mahihirapan ka, magulang.